Okay, welcome to part one of Kada's invasion of the underground music scene. Okay, with us this afternoon is the Wuds. Okay, so introduce yourselves. Aji Adriano, drums. Alvin Ibarra, bass. From Bobby Balinit, guitars. Okay, so gaano nakatagal ang Wuds? How long have you been existing? 11 years. 11 years? Yeah, by July, it's 11 years na. Kayong tatlo pa rin? The original members. Paano ba kayo nagkakilala? Magkakaibigan kami, barkada talaga. So after ng bagyo, nag-form kami ng grupo, Wuds na. Okay, so makaklasify ba ang The Wuds sa ano, Pinoy alternative? Siyempre, alternative. Pero ito kami sabihin, the real alternative music. Dahil kasi, kung sinasabi nilang so-called alternative, may alternative rin doon. Kasi yung, para sa amin, yung binibigay namin yung music, ito yung alternative sa alternative na inakala nila. Nahirapan ba kayo maghanap ng ano, ng recording company? Hindi kami naghanap kasi may nag-produce sa amin. Pinroduce to ni Heber Bartolome yung album na ginawa namin. Hindi kami nahirapan maghanap ng recording company. Ang nahirapan siguro si Heber. Pero inilabas niya naman under niya, yung Akasha Records. Pero sabi niya, di ba, 11 years na kayo existing. So before that, ano ba, naisipan niya na bang kayo na mag-produce, mag-underground na lang kayo, o ano? Naisip namin yun, kaya lang, hindi namin nakalain na mura lang pala. Akala kasi namin nun, mahal eh, kaya hindi namin tinatry na mag-produce. So yung mga gustong mga bandang gusto nilang gumawa ng panta, kahit sila pwede nila i-produce, mura lang pa. Mura lang. Okay, so ngayon, anong message ang gustong ihatid ng Wuds? Nire-rate namin sa music namin, kung ano yung solusyon na dapat nating pag-aralan at dapat nating tanggapin. Ngayon, yung binibigay namin yung solusyon na sinasabi namin sa kanta namin, may nagtuturo sa amin nun. So coming from the Supreme himself, na binibigay niya sa kanyang mga disipulo at natutunan namin mga estudyante niya. So ngayon, meron kaming isang spiritual master na nagtuturo sa amin sa mga bagay-bagay na to. At hindi kami nagsasabi ng mga haka-haka lang namin o mga damdamin namin na ano lang, spekulasyon lang. So lahat to base sa absolute truth. Absolute truth na binibigay, tinuturo din ni Jesus Christ, tinuturo ng mga spiritual masters kahit saan. This is not our world. This is not our, you know, body. Hindi tayo yung katawan. We are spirit soul. So yan ang message lang naman ng Wuds eh. Kung alam mo yung problema, dapat alam mo yung solusyon. So ang solusyon, develop mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Pag na-develop mo yung pagmamahal mo sa Diyos, makakalaya ka na rito. Ito lang yun, direkta na. Wala nang ibang dapat pang gawin. Ano bang gusto niyo yung dream para sa The Wuds? Gusto niyo bang magkaroon ng maraming plaka, ano? Tungkol sa career, magpa-full blast kami. Yung ginawa namin nung mga 11 years ago, yung nagsisimula kami nagtanim ng buto, ngayon na kami aani ng bunga. Tapos dreams, wala kaming dreams. Ang dream ng banda is lumaya kami dito sa material world. Ukol sa musical career namin, karan, tanggalin muna natin yung mga tinik. Kasi maraming tinik na tumutusok sa amin sa gabal. So kala, ayusin muna natin lahat yan at tuloy-tuloy tayo sa dapat na puntahan ang buong bayan. Yung dream ko lang, tsaka sana gagawin din ng ibang tao, no? Yung practice, yung spiritual practice, kailangan din mawala. Kunwari makilala kayo, The Wuds, di ba? Ano yung gusto nyong iwanan tatak? Yung pag sooner, mga 5-10 years from now, maiisip ang tao, The Wuds! Yan yung ano, anong gusto nyong maiisip tungkol sa inyo? Songs are highly spiritual.
Hindi kami gumawa ng kanta na nonsense. Hindi kami gumagawa ng songs about yung karaniwan na ginagawa ng tao, umibig sa another opposite sex. Hindi mga ganun. Gumagawa kami ng kanta para itaas ang kanilang diwa or to raise up the consciousness. Yun lang. Masyado kayong spiritual, ha? So, yun. Gusto namin tatak sa tao na itong mga kinakanta namin na may exibin, may gusto sabihin. Hindi yung basta mga kanta lang na nonsensical. Kasi yun naman talagang dapat natin gawin. Huwag na tayong gumawa ng basura. Kasi kawawa naman yung mga maabot nito. Pag nakarinig silang basura, baka maging basurero sila. Asa pa, marami pang mga tatao na naniniwala na sa mga kanta ni Bobby tsaka ni Alfred. Yung sa mga hindi naniniwala, bahala kayo. O, i-plug niyo yung, ano, yung album niyo. Na-plug namin ngayon yung album namin na kalalabas lang ng February. At Nakalimutan, Diyos. Produced by Heber Bartome na Akasha Records. Mabibili nito sa mga piling record bars sa buong Metro Manila at sa buong Luzon din yata, mayroon na rin. Maraming salamat sa lahat ng tumanggilig sa amin at sa lahat ng bibili pa at sa lahat ng naniniwala sa Wuds. Maraming salamat sa buong bayan. Maraming bahay, magandang kotse, maraming pera, magandang asawa, may mga anak, magandang damit, masarap na magkain, sikat na sikat kasi may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos.